Okay guys, meron tayong bagong item dito. Solar charge controller, manufacturer is SNADI. Okay. So naka-set up na siya. Meron lang tayong solar at saka battery. So i-off ko muna. Solar, battery. Okay. So una yung bubuhayin, kagaya lang ng ibang charge controller is yung battery. Nakalagay din yun dito. Turn on the circuit breaker, connecting the controller to battery first. Okay. Battery. So, 60 amperes itong controller na to, and automatic niya lang nadidetect yung voltage system natin. So, 12 volts tayo. So, applicable lang to sa mga batteries pwera lang sa lithium. So, kailangan nyo siyang reset manually. Ano? So, ipakita ko mamaya. Ito ang solar. So, may kinig nyo, may parang relay yan na tutunog. Okay. So, makikita nyo dito, pag mabilis siya nagpa-flash, charging siya. Pag bumagal yan, naka-float na. So, meron tayong ilaw sa DC load. Meron tayong power na makukuha dito. 12 volts lang. So, ito ay 12 volts na ilaw. Ayan, so, meron. Luwag lang. Ayan. Okay. So, ano yung mga isiset natin? Ayan, marami siyang isiset actually. So, nasa manual naman lahat. Okay. So, sa parameter settings, pagpapasok ka, ang password is tatlong up, 1, 2, 3, tatlong down. Mali, 1, 2, 3. Tama. Okay, tama. Tatlong down, tatlong up pala. So, nandito ang battery type. So, VRLA. So, pwedeng gel, may liquid, may lithium ion. So, VRLA tayo. Okay. So, ito pala yung back. Next, rated voltage. So, automatic tayo. So, ayun yan. So, charge voltage setting. So, ang float charge natin ay 13.8. Equalization is 40. Default na siya. Hindi siya nababago. Next is charge current. Ito pwede nating baguhin. So, since 60 amperes to, nakaset siya sa 60. Ito. So, under voltage recovery 12.5. Under voltage protection. So, hindi pala ito nasiset. So, 10.5. So, pag na-reach niya itong 10.5, wala na itong output sa DC load. So, yun lang naman. Check natin. Hindi pa dala siya nababago. So, ano pa yung pwede natin i-set? Ang time, brightness. So, meron tong graph. Pwede nyo makita ano, yung harvest mo. Meron din current. Okay. So, meron tayong isiset ngayon. DC output. So, ito pwede nyo siyang iset ng may oras. Kung kailan nyo siya pagaganahin, may on and off. Ano? So, pwede nyo siyang baguhin yung oras. Ito, ano? So, ito, naka-ano siya ng 6 o'clock. Mamatay siya ng 1 a.m. Doon lang gagana yung output natin. Yung DC output. Tama na ba yung setting ng oras?
natin. So ito yung oras na liba. So ganun lang guys, pwede nyo na siyang gawin. So, nakaset na siya. Okay. Tapos, ang kagandahan lang sa SNADI, pati yung 48 volts niya na controller, pwede niya siya sa 48 volt system. So, ang maximum niya is 150 volts. Okay. So, ito yung minimum niya na operating. 18 volts sa 12 volt system. 65 volts sa 48 volt system.